Magbayad ng tamang buwis sa tamang oras. Yan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan at sa kabila yan ng bilyong-bilyong pisong hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Nasa front line ng balitang yan si Maricel Halili. Encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nanawagan sa publiko na magbayad ng tamang buwis. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya kanina sa 2023 National Tax Campaign Kickoff ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Binati niya ang BIR sa maayos na pagpapatupad ng programang Run After Tax Evaders. Nitong nakaraang taon daw, higit 100 kaso laban sa tax evaders ang isinampa sa Department of Justice at umabot sa 5.1 billion pesos ang tax liabilities ng mga ito. Kung hindi raw dahil sa maayos na koleksyon ng buwis, mahihirapan ang gobyerno na makabangon sa dagok ng pandemya. Rest assured that this government will remain committed to managing and utilizing these contributions for the benefit of the country and for every Filipino. And also we will ensure that every peso of taxes paid will become an investment in uplifting the quality of lives of everyone and Juana. Hindi naman maiwasang may tumaas ang kilay dahil matatanda ang mismong ang pamilya Marcos, meron pang hindi natutuldukang usapin tungkol sa kanilang estate tax. Base sa 1997 desisyon ng Korte Suprema, nasa 23 billion pesos ang estate tax na kailangang bayaran ng pamilya Marcos. At dahil napatungan na ito ng interest at surcharges, lumobo na raw ito sa 203 billion pesos. Mismong ang Pangulo, naharap noon sa tax evasion case matapos umanong bigong makapagsumite ng income tax returns noong 1982 hanggang 1985. Ang isyong ito pa ang ginamit ng kanyang mga kalaban para ma-disqualify siya sa pagkapangulo na kalaunay ibinasura ng COMELEC. Nabuksan din kanina ang panukala ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda tungkol sa dagdag na buwis sa mga luxury items. Mukhang approved naman ito kay Pangulong Marcos. Kung titignan ninyo yung mga luxury items, yung mga magagarang kotse, yung mga designer na damit at saka mga bag, lahat hindi nagbabago ang presyo niyan dahil may kaya ang mga bumibili. So palagay ko naman it's reasonable that we will tax the consumption side of those who are consuming luxury items. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng digitalization sa BIR para mas maging masigasig sa paghabol sa mga negosyo na magbayad ng tamang buwis. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.